Ellen Adarna binatikos ng netizens tungkol sa pamimigay ng tiket sa concert ni Taylor Swift sa Singapore. Bago tayo magpatuloy, pakilike ang video na ito bilang suporta sa aking channel. Maraming tao ang bumabatikos ngayon sa dating aktres na si Ellen Adarna, matapos niyang i-anunsyo sa Instagram page ng kanyang business kung paano manalo ng tiket sa concert ni Taylor Swift. Ang karamihan sa mga fans at followers ni Taylor Swift sa buong mundo, ay nagalit at hindi inaprubahan ang mistulang maling paggamit ng pangalan ng kanilang bayani, para sa pinansyal na pakinabang. Matatandaan natin na unang ibinunyag ni Ellen, na mamimigay siya ng mga tiket sa Eras Tour show ni Taylor Swift sa Singapore noong Marso. Marami ang natuwa at agad na sinundan ang mga social media pages ng kanyang kumpanya dahil dito. Gayunpaman, sa sandaling na-i-post ang mga detalye ng paligsahan sa social media website ng kumpanya ni Ellen, marami ang nagpahayag ng kanilang pagkabigo. Nabalitaan na upang maging karapat-dapat na makapasok sa raffle na may 15,000 na pwesto, kailangan munang bumili ng kanyang produkto sa halagang higit sa 3,000 upang magawa ito. Bukod pa rito, 2 weeks lang rin bago ang allowance sa date ng concert ang pag-anunsyo nila ng mananalo. Kaya todo reklamo ang iba dahil mahirap nang mag-book ng flight at accommodation kung sakali. Ang mga teknikalidad ng alok ng ticket ni Ellen ay umani rin ng maraming batikos mula sa pangkalahatang publiko. Ito yung ayaw ni Taylor, na pagkakitaan ng ticket niya. I-report natin to sa Ticketmaster or Taylor Nation, saad ng isang netizen. Depensa naman ng isa sa negosyo ni Ellen, galit na galit yung iba, kung di nyo bet mag-purchase edit don't. Nag-expect din kayo masyado kasi. Nagbo-business yung tao, marketing strategy niya yan. At hindi lang naman siya ang gumagawa ng ganyang strat. Patawa kayo, gagastos kami ng 3,120 pero 2 ticket lang naman ang ibibigay nyo. Tapos 15,000 slots, lol, so income nyo for this ay 46,800,000. Okay lang kayo, pero kudos though, Miss Marketing Strat, say naman ng isa pa. Hirit naman ng isang netizen kay Ellen, no thanks, may hidden agenda naman pala. Okay bye, wala pa namang pahayag si Ellen hinggil dito. Huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Salamat sa panonood!